Yung hand signal naman, sabi ni... Ano ba itong imagination ni Lacson? Kaya sinagot siya eh. Yung sa akin, sabi ni Vice President Robredo, ako yung nag-seek, yung naghanap ha, sa kanila. At sa akin. And sa akin, bakit ako mag-aaksaya ng panahon kung hindi ako seryoso doon sa ninanais ko sanang objectives that will come out of the talks? Oh. Eh parang pinalilito kasi ni Lacson, kaya nakipagpulong sa kanila si Vice President Lenny Robredo para kumbinsihin lang silang maging sumunod sa gusto ni Vice President. Hindi. Ibig sabihin ni Vice President Robredo ron sa sinasabi niya ngayon, kaya kami nag-uusap para dun sa... di ba sinabi niya na handa naman ako sumuporta na lang kahit di na ako tumakbo . Di ba? Pero binabasa niya yung pagkatao nila . Ang gusto pansarili, di ba? Yan, katulad si Isko. Sabi ni Vice President, hindi ko nakita si Senator Drilon na nag-hand signals. Pero para sa akin, wala namang any need o pangangailangan, ha? Para sa ganon. Kasi kung merong kaming mensaheng ipapaabot, eto na, na ayaw naming marinig ni Senator Ping, di sana si Senator Soto lang kinausap namin. Pero, but we requested to talk to both of them. Nakita na ninyo. Chismoso itong dalawang ito, no? Si Soto at si Lacson, mga kaibigan. Diyan sila nabubuhay . Pagka naman nakaupo, magsisip-sip. Ha? Mga kaibigan, kung sino nakaupo, magsisip-sip. Yan. To be honest with you, sabi ni Vice President Robredo, I do not know bakit naging issue ito. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko po alam ang mga hand signals. Di sana kung mag-hand signal, tumawag sila nung ano? Ano ba tawag doon? Ha? Sign language. Di ba? Yung nagsa-sign language. Yung para pag kami nanonood na may kapansanan sa ano? Yung pipi, yung bingi. Di ba? Nagmumuestra raw si ano? Si, nag-meeting sila. Parang itinutur. Praning, ano? Paranoid si Lacson, mga kaibigan. Ano sinasabi? Pareho-pareho sila ni, ng linya ni Isko Moreno. Ang babaw . Ito ho, tinanong si Pacquiao. Ha? Ang sabi ni Pacquiao naman, anything is possible until November 15. Kaya huwag tayong masyadong pabigla-bigla, lalo na tayong mga naniniwalang si Vice President Robredo ang tamang kandidato. Ang labanan ngayon, nasa pagitan tayo ng pamimili sa tama at mali. Yun lang, period. Ha? Tama ba na iboto mo si ganito? Tama ba ito'y magpoproteksyon kay Digong nyo? Tama ba yan? Huwag nyo na iboto. Nasa pasya naman ninyo yan . Pumili kayo pero... Huwag na kayong magkalat ng makasisira pa ha, kay Vice President Lenny Robredo dahil lang sa pagkadismaya mo. Kasi para sa akin, ang napaka-importante mapalitan ng presidente. At kahit papano, magkaroon ng majority na susuporta sa kanya sa Senado, mga kaibigan. Dahil kung hindi, para din tayong ano, hindi nag-eleksyon. O wag na tayo mag-eleksyon, kundi rin lang si Vice President Robredo ang magiging presidente. Di ba? Huwag na tayo mag-eleksyon. Ganun din ang mangyayari dyan. Lacson, gusto ninyo? Mga kaibigan? Di mas masahol yan. Dahil yan, sanay sa pulis yan. Di ba? Hanggang hindi patapos, sabi ni Pacquiao, ang November 15, anything can happen. Pwede pa mangyari. Sipain mo na si Lito at Chensa. Pauwiin mo na yan. Ha?
Hindi naman makapagdadala ng boto sa iya. Sino ba yan? Sa Maynila nga ni Congressman, isang distrito na lang, di pa makatakbo eh. Saan tumatakbo? Doon sa El Shaddai, mga kaibigan. Oh. Kasi sikreto yun eh, yung party list eh. Hindi mo alam kung sino yung nasa party list eh. Eh siya, kilalang kilala na, party list. Oh. El Shaddai, mga kaibigan, di ba? Buhay, yan, buhay party list. Yung pala, hanap buhay. Yung party list ni Pacquiao. Oh, ang sabi pa ni Pacquiao, ah, ang pamilya Marcos ay dapat ibalik ang kanilang ninakaw na yaman at humingi ng tawad para sa abuso. Oh. Eh pero hindi nangangahulugang porki sinabi ito ni Pacquiao, pwede na siyang presidente. Nananatili ang aking paninindigan. Kung gusto mo magpresidente, dumaan ka sa proseso, di ba? Lalo na sa kategorya mo. Salat na salat ka pa sa kaalaman. Ha? Sumasaba ka na sa presidente. Matuto kang maghintay. Ha? Wala ka palang kwan din eh. Kala ko ba yung mga athlete, mga ano yan, mga patient, ha? Mahaba ang mga pasensya niyan, di ba? Hindi mainipin. Ito mainipin eh. Lalo na pagdating sa babae, mainipin si Pacquiao. Oh, Mario Sepo. Si Isko naman nagdadrama. Ano drama naman ni Isko? Aba, yung drama naman ni Isko. Aba, may sinabi pa pala si Pacquiao, oh. Yung sa ICC, ha? Hindi raw niya haharangin at irerespeto niya ang imbestigasyon ng International Criminal Court. Oh, eh, pwede mo naman gawing paninindigan niya nang hindi ka presidente. Di ba? Pwede yan eh. Oh, we will not be against that because that is their right. That is their right. As we are a member of the international community. Lintik ang paliwanag niya eh. International community. baka, Sus Mario Sepo. Di bali na, patawarin na natin. Total, alam naman natin ang ano nito eh, kapasidad nito eh. Ha? Pero ito, panoorin niyo itong words of wisdom niya, kaya sinasabi natin, hindi ka pa pampresidente. Di ba narinig naman ninyo yung interpellation sa kanya tungkol doon sa sports committee na sinasabi niya, di ba? Oh, ngayon, ito naman, nagtalumpati siya sa reliyon. Ito yung mga patunay, yan yun. Ano man tawag diyan, yung mga parang lecture, di ba? Sa mga religion. Kasi praise the Lord ito eh, di ba? Hallelujah eh. O ito, ang words of wisdom niya na ginamit niya pusa at ibon. Ito, pakinggan natin. Ang pusa, nangarap siya na makakain ng ibon. Paano siya makakain ng ibon? Ang ibon ang lumilipad. Pusa lang siya. Isang umaga, maagang gumising ang pusa. Ganon siya doon, gising siya. Nakita niya yung mga ibon, maaga rin nagising. Naghanap ng mga uod na makain. So sabi ng pusa, mga uod yung mga kinakain nila. So ang ginawa ng pusa, nag-ibon siya ng maraming uod. Nilagay niya sa isang planggana, ganon. Pumunta siya doon sa may ilalim ng puno. Nung nakita ng ibon yung mga uod na buhay, talagang sariwa. Ay, uod, ang daming uod. Pero nung nakita niya yung pusa, bumalik siya lipad ulit doon sa may puno. Sabi ng pusa, Bon, bakit ka natakot? Para naman, para sa'yo itong mga uod. Sabi ng ibon, oo, para sa akin yan. Pero pag kinain ko yan, kainin mo naman ako. Alam nyo, ang makuhang aral doon, nakain ng pusa ang ibon. What? Ang ganda no po, ha? Pusa at ibon. Akala ko, sa bandang uli, kakainin ng ibon yung pusa. Walang katorya-torya eh, di ba?
Wala eh, mga kaibigan. Tapos presidente, ay sus Mar Joseph, pwede ka vice president kasi dyan, pwede kang gawing kurtina eh. Di ba? Dekorasyon. Oh, pwede yung wala kang gawin dyan, di ba? Maghintay ka na lang. Ibig ko sabihin, habang nakaupo kang vice president, binanggit na natin ito eh, pag-aralan mo na kung paano ang pagpapatakbo ng bansa. Kasi ikaw na yung susunod eh, di ba? One step ka na lang eh. Oh, eh, anim na taon, maghintay ka, di ba? Sipin ninyo yan, oh. Gano'ng karaming mamamayang Pilipino naghihintay ng pagkakataon, di ba? Oh, eh, ikaw eh, malamang ikaw ang manalong vice president, di ba? Eh, kumpara naman kay Soto, wala na ito eh. Bulok na yan eh, yung Sotong yan eh. Wala na tayong mapapala dyan eh. Oh, sayang lang bigyan mo ng pwesto sa gobyerno yan, kaya huwag nyo nang iboboto yan, si Tito Soto. Naku po, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At tayo naman, humahanga sa pagiging maginoon itong si Senator Antonio Trillanes. Yan ang huwag niyong kalilimutang unahing isulat sa balota. Pangalan ni Trillanes. Sapagkat si Trillanes po, napakalalim ng kanyang itinanim, itinaya, buhay at saka profesyon niya, itinaya niya, pamilya niya. Ha? Inihandog na niya. Napatunayan na natin yan. Hinarap niya ang panganib. Napakasama nating mamamayan kung hindi tayo marunong gumante. Di ba, yun yung sinasabi ni Rizal bago siya magpaalam, mga kaibigan. Parating na anya yung, di ko na matandaan eh, yung pagsikat ng araw, parang ganun eh. Yakapin ninyo anya yan. Subalit, huwag ninyong kalilimutan ang mga nangabuwal sa dilim ng gabi. Merong ganyang sinabi si Jose Rizal eh, sa isinulat niyang mga aklat, mga kaibigan. Oh, eh, yun ang ibig sabihin nun. Yung mga nagsipagtaya, mga namuhunan, ay wag naman natin silang kalimutan. Hindi ba, mga kaibigan? Ipagpapalit mo ba yan sa magnanakaw lang? Wala bang halaga yan para sa atin? Ba dapat nating pahalagahan yan kahit papano? Mga kaibigan, gawin ninyong number one yan sapagkat malaki ang magagawa niyan. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Thank you.
ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga sa Mira Gotok! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na